Asyon at Korea. Mga kasapi at pamunuan, dalangin din natin si Marina Alcaraz, Evangeline Alcaraz. Yan din naman sina Marino at Angie, Milateo, Eric, Mylene, Luz, Bobby, Jackie, Jovel, Marisol, Christopher. Summary natin sa ating panalangin ang kagalingan na mga may sakit, lalo na si Nanika Bakuli de Leon at Mercy Salera. Yan din naman ang mga yumao, Anong Adaming Carlos Ramil, Aurelio Francisco Baltazar, Antonio Chiapco Jr., Victorino Erlinda Salera, Alejandro Celestina Eugenia Ulita Antonio Bilino, Father Ray, Father Poland, Father Sammy, Father Rico, Monsignor Rani, Monsignor Teng. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo ay lagi nawang sumainyo. At sumairin. Upang tayo maging marapat sa ating banal na pagdiriwang, isipin natin ang ating mga kasalanan, tayo po ay magsisi. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na daba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kina San Kim Taigoon at mga kasama na magpakasakit kay Kristo. Kami mga may hina sapagkat kami mga tao lamang, ay tulungan mong makapamuhay ng matatag sa pananalig sa iyo. Katulad ng mga hindi nag-atubiling maghay ng sariling buhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi muling bubuhayin ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan
ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo kung talagang dibubuhaying muli ang mga patay. Kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibig. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Pagising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid at mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko, Poong Sinta, sa piling mo'y magsasaya. Tatayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niyang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga may karamdaman.
si Maria na tinatawag na Magdalena. Mula sa kaniya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang tinustos nila sa pangilangan ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang pagnilayan yung binasa ngayon na sinasabing si Kristo kasama ng mga alagad ay nagpunta sa bayan-bayan para ipangaral yung mabuting balita ng kaligtasan. At kakibat ng pangangaral na ito ay yung pagpapagaling ng mga may sakit. Nagpagaling yung ating Panginoon ng mga may sakit, hindi lamang sapagkat naroon yung habag niya sa mga may sakit nagdurusa, kundi naroon yung kanyang pagmamahal na muling manumbalik yung katawan ng may sakit kahit yung kanyang kaluluwa. Nang sa gayon, ito'y mabuo. At siya ay mabuhay na tulad ng karaniwang tao. Subalit, hindi lamang yun ang dahilan, kundi upang sila'y sumampalataya na si Kristo ay may kapangyarihan at mula sa Diyos. Sapagkat pag nakita nila yung si Kristo nagpapagaling na may sakit, may kapangyarihan, magpalayas ng demonyo, magbigay ng paningin sa mga bulag, magpalakad ng mga pilay, maniniwala sila katulad ng sinabi nila na dumating sa gitna nila ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Nanilingap sila ng Panginoon sa pamagitan ni Kristo. At ang bunga nito, lalo silang maniwala sa sinasabi ni Kristo. At sumunod sila upang sila'y maligtas. Pero hindi lamang yung mga alagad yung kasama ni Kristo. Sinasabi dito, may kasama silang babae. No? Yung mga pinagaling ni Kristo noong paman, katulad ni Maria Magdalena, na 7 demonyo yung pinalayas ni Kristo. Kini naman si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes at si Susana. At marami pang iba sinasabi rito. Sa mga tuwid, hindi lamang yung mga alagad, yung kasama ni Kristo. Naroon yung mga babae na umaalalay sa ministeryo ng ating Panginoon. Yung mga babae na ito, hindi naman nangangaral. Hindi. Sila'y umaalalay lang. At binibigay nila yung pangangailangan ng mga apostol. Halimbawa, pagkain, sila nagluluto, sila naghahanda. At sinasabi rin dito, ang ari-arian nila ay tinutustos nila sa pangailangan ng ating Panginoon at ng ating mga alagad.
sa mga tuwid, hindi lamang sila sumasama, hindi lamang sila nag-aasikaso sa pangilangan ng mga apostoles, kundi ginagamit din nila yung kanilang ari-arian sa pangilangan ng ministeryo na ito, sa pangilangan ng ating Panginoon at ng mga apostol sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ano yung hamon sa atin at paalala? Na hindi lamang mga lalaki yung kasama ng Panginoon sa ministeryo, kundi may mga babae rin na sumasama sa Kanya. At sila ay merong apostolate sa abot ng kanilang makakaya. Tamang hindi sila nangangaral, hindi sila binigyan na kapangyarihang magpagaling ng ating Panginoon, pero naroon sila, tumutulong. Tinutustos yung apostolado. Tinutustosan yung apostolado. At nangangasiwa sa pangilangan ng mga apostoles. Sa ating simbahan, dapat maging maliwanag na yung misyon ay para sa lahat. Dapat makibahagi yung lahat sa misyon na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, hindi lamang yung pari, kundi naroon yung laiko, lalaki at babae, na nakikibahagi sa misyon ng simbahan. Sila nagbibigay na kanilang talento, na kanilang panahon, kahit yung kanilang ari-ari at pera, no, para yung misyon ng simbahan at apostolado ay maipalaganap, magawa at maipalaganap. Kaya nga, sama-sama bilang simbahan at bilang bayan ng Diyos, tayo ay makipagtulungan at magtulungan nang sa gayon si Kristo maibahagi natin sa mga tao. Nang sa gayon maipalaganap natin ang mabuting balita at nang sa gayon maging instrumento tayo ng ating Panginoon Diyos para sa kaligtasan ng ating kapwa. Pero ang ministeryo hindi lamang sa simbahan, kundi kahit sa ating pamilya at sa ating sambayanan. Yung mga programa ng simbahan, halimbawa yung BEC, no? Yung mga pagmimisa sa mga lugar, sa jail, o kaya sa mga depressed areas, yung mga may hirap na pinupuntahan natin, doon makikita yung pakikibahagi natin na nagbibigay tayo ng spiritual helps sa pamamagitan ng misa, sa pamamagitan ng homilies, at nagbibigay tayo ng material helps sa mga tao na ito sa pamamagitan ng gift givings. At iyon ay konkreto na tayo ay nagtutulungan sama-sama para maihatid yung mabuting balita sa mga tao at sila ay matulungan. At ito nawa ay maging mga paraan ng ating kaligtasan. At balang araw, sa pamagitan nito, tayo magtamasa at magkamit ng buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Tatayo po ang lahat. Panalangin ang bayan, puno ng pag-asa at pananalig. Manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang kaniyang presensya. Ating pong itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus, hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bata, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay, ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hinihiling namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malamig kasambutan, sapagkat sa iyong kabutihan, tinigap namin ang tinapay, nanialay sinigaling sa lupa, pinagpaguran tao. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malamig kasalubutan, sapagkat sa iyong kabutihan, tinigap namin ang alak na niyalay sa iyo. Nagaling sa punong ubas, pinagpaguran tao. Tayo po lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang tayo't ang ating mga alay
maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Ang gapinawa ng Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming iniyahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir. At ipagkaloob mong aming sambahin ang alan mo nang may katatagan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Kim, Taygon at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may mapanindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Luluhod po na. Ama naming banal, ikaw ang bukan ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis. Muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot yun sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Tatayo po lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng
pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ng aming Papa na si Francisco, ang aming obispo na si Dennis at lahat ng mga pari, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nangahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, ni San Lorenzo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Awitin po natin, Ama namin.
iniling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kabayapan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi nawang sumainyo at sumaiyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesucristo na ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong lahat na tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
tayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Pagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bukas po ay paparito ang ating obispo para sa kanyang pastoral visit. At tayo po'y tinatawagan na 8:30 ay narito na sa patio para maipakita natin sa ating obispo ang ating kagalakan na siya ay salubungin at tanggapin sa ating parokya. Siya po ay mananatili sa atin sa ganap na alas 6 sapagkat may misa tayo ng alas 5 ng hapon. So wala po tayong mga misa sa mga chapel sa Saturday evening, kundi dito lang po ang misa na paunguluhan ng ating obispo. Siya ay magkukumpil at pagkatapos ng kumpil, mayroong mga pagpupulong. Pupulungin niya yung PPC, yung youth, yung commissions, kaya hindi naman yung BEC. At pagkatapos po noon ay titindi naman ng records ng simbahan. At kakusapin niya ang kura paroko. At pagkatapos, pupunta doon sa simenteryo. No? Nang sigayon, makita niya ang simenteryo. At ang misa, alas 5 ng hapon. At sana po ay makisa tayo sa pastoral visit na ito, i-welcome natin ang obispo sapagkat tayo po ay inayayahan 8:30 pa lang, nasa patio na, para siya ay salubungin at i-welcome. Wala na po tayong misa sa umaga ng 6:30 para po hindi magahol yung ating iba mga ministers sa na sana'y magsisilbi sa misa sapagkat kinakailangan din silang 8:30 doon sa patio para hindi magahol. Alisin na po natin ang misa ng 6:30 pero inanyayang tayo magsimba ng 5 o'clock in the afternoon. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banalamisa, humayo tayo mapayapa. Lagi tayo magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
ating pundadasalin ng Divine Mercy Chaplet. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Namatay ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay lumagaslas para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay na walang hanggang awa ng Diyos, balutin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na lumagaslas mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na lumagaslas mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na lumagaslas mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo din sa lupa para nang sa langit. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon, nagmumulang paririto tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Walang hanggang Ama, inialay ko po sa inyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkadyos ng kamahal-mahal mong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at manunubos. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Walang hanggang Ama, inialay ko po sa inyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkadyos ng kamahal-mahal mong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at manunubos. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Walang hanggang Ama, inialay ko po sa inyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkadyos ng kamahal-mahal mong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at manunubos. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus.
Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Walang hanggang Ama, inialay ko po sa inyong katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ng kamahal-mahala mong anak na si Jesu Kristo, na aming Panginoon at manunubos. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Walang hanggang Ama, inialay ko po sa inyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ng kamahal-mahala mong anak na si Jesu Kristo, na aming Panginoon at manunubos. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Jesus, ako ay nagtitiwala sa iyo. Pangwakas na panalangin, walang hanggan Diyos ng away walang katapusan at ang kabangyaman ng habag na di maubos-ubos. Masuyong tingnan mo po kami at palaguin niyo po ang awa sa amin. Nang sa mahirap na sandali ay di kami panghinaan ng loob o kaya'y manlupay-pay, kundi may malaking pananali. Isuko ang aming sarili sa iyong banal na kalooban na siya rin pag-ibig at awa. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay ikawalong araw ng ating pagninubena sa ating pong hanap at doon, Nuestra Señora Consolacion y Corea. Pagsisiyam sa mahal na Birhen Pang-aliw, sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Labi ko poon ay buksan, loob ko ay yung liwanagan, nang kung tumawag makamtan ang mahal mong kaliwan, luwalhati pulit dangal, sa'yo Ama pong mahal, sa anak mo'y nagpupugay, bendisyon mo'y hinihintay. Tayo pala, panalangin sa paghahanda. Mahal na Birhen Maria, ina ng awa at puno ng grasya, sa aming pagkakaluhod sa iyong mahal na larawan, sa tuguring ikaw yung pang-alil, lakas loob kaming dumudulog sa iyo, sa kabila ng marami namin nagawang pagkukulang, kapabayaan o kasalanan, sapagkat naniniwala kami, ikaw ay maunawain, at hilingin ang aming mga kalalingan. Kaya't paspasan mo kami upang maliwanagan ang aming kaisipan
Nang mabuhay kami makita ang tunay na landas ng banalan. Tutupin mo itong aming mga puso na pang ikaw at ang iyong tuntong na anak ay ibigin sa katauhan ng aming kapwa. Yanigin mo itong aming mga kaluluwa upang matutong lumuha, magsisi ng tao sa puso. Alalaon baga, makipagkasundo sa Diyos Ama, sa pagdulog sa sakramento ng pagkukumpisal, at kailanman ay katapotan at pakaiwasan bilang pinakamasama sa lahat ng bagay, ang paggawa ng mabigat na kasalanan, Shenawa. Ikawalong araw, si Maria ay aliw ng mga nagpapakabanal. Nagkakamali ang marami sa pag-aakala na ang kabanalan ay paggawa ng mga pangbihira at nakatatawag pansin sa paningin ng madla. Ang totoo, ang kabanalan ay masusing pagtupad lamang ng karaniwan at maliit na bagay na ipinag-uutos ng poong may kapal. Ganyan nabubuhay ang mga tao sa landas ng papakabanal. Sa puso ay lihim na iniingatan ang harang-hangaring masunod ang kalooban ng Diyos. Patuloy sila sa mga gawaing araw-araw. Kung sila'y magsasaka, nasa bukid, nakabilad sa init ng araw. Kung sila'y namamasukan, dumarating sa oras. Matapat na ginagampanan ang kanilang tungkulin kahit na walang bantay. Nagdarasal, nagdidibosyon sa mahal na Birhen upang sila'y huwag magkamali o magkulang sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa Diyos at gayon din sa kanilang kapwa. Panalangin tayo po lahat. O Maria, aming ina, tinubos kami ng anak na si Jesus at aming kapatid upang kami ay maging banal na may malinis na puso at natanggapin sa kalangitan. Ihasik mo sa amin ang binhi ng kanyang dakilang aral ng pagmamahal upang siya'y ibigin namin na walang paimbabaw at na isang pag-ibig na di sa panapanahon lamang kundi isang pag-ibig na matimyas at walang pagmamali. Subalit upang mapalimbag sa aming puso ang aral na ito at maisabuhay na totoo, kailangan namin ang patnubay mo, mahal na ina. Basbasan mo po kami, naway ang dibosyong ito sa iyo ay magsilbing sanla at katibayan ng pananalig sa iyo. Ito ang biyayang sa araw na ito ay tanging namin hiniling sa iyo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan ang sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan ang sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo.
Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Nawalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay tahimik natin banggitin ating kahilingan upang matamo ang biyayang hinihingi sa pagsasyam na ito. Mga tuwang dalit na nagpupuri sa mahal na si... Dalit. Ay. Ay, dalit sa mahal na Birhing Mapangaliw. Sa lupad sang kalangitan, lubos kang kaaliwan. Birhing mahal kami bigyan ng aliw na kailangan. Paganap nga sa mundong ito, kabuktot at paglililo. Kay Maria, idaing ito ng igawad ang saklolo. Birhing mahal kami bigyan ng aliw na kailangan. Sa hirap at kalumbayan, awa mo ayo kagamutan. Pusong hapot, walang buhay, sa ngalan mo'y magdiriwang. Birhing mahal kami bigyan ng aliw na kailangan. Kaluluwa sa piitan, wali lubhang nananamlay. Nang masambit iyong ngalan, ang langit parang nabuksan. Birhing mahal kami bigyan ng aliw na kailangan. Ang daing nang nagdaramdam na tumago sa kalangitan, dinggin mo at yung lawitan ng awa at pagmamahal. Birhing mahal kami bigyan ng aliw na kailangan. Mga taong nagbabanal, sa tulong mo ay katigan, tukso't salay maiwasan sa laot ng paglalakbay. Birhing mahal kami bigyan ng aliw na kailangan. Mapapalad kaluluwang purgatorio ang piitan, sa debosyon kay Maria, malapit ang kalangitan. Birhing mahal kami bigyan ng aliw na kailangan. Halika na, Inang Mahal, igawad mo gabit araw, mula diyan sa iyong bayan, pagpapalat kaaliwan. Birhing mahal kami bigyan ng aliw na kailangan. Panalangin sa araw-araw, tayo po lahat. Masintayang Ina, masdan mo kami na yung mga mata ang matawain. Yayamang inilaan ka, tinaguri ang mapangaliw, ay pinahayag ng iyong larawan. Pukulan mo kami na iyong mahalagang tulong, na ikaw lamang ang tanging makapagbibigay. Alang-alang sa iyong pagiging malapit, makapangyarihan sa iyong anak na si Jesus. Kung ito'y naaayon sa kanyang banal na kalooban, at kung inakala mong itong aming kahilingan ay hindi sa ikabubuti namin, palitan mo ito ng iba upang itong aming pagsampalataya, pag-ibig at paglilingkod sa iyong anak ay lalong maging kasiyasiya. Mahal na Birhing Maria, aming Ina, sa pagsuyo namin ito sa iyo, nangako kaming tutularan ang buhay mo, sisikapin naming mabuhay na tunay na Kristiyano, at nandito pa lamang sa mundong ibabaw ay simulan tamasahin ang kaligayahan sa kaharian ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Mga tubang dalit na nagpupuri sa Malasintas sa San Agustin Ama natin. Aba sintas ng hiwaga, nagpakita ng himala. Matibay nga na sandata nitong berhing sakdal ganda. Kalasag ka na mabisa sa panganib at masama, lumulupig na mistula sa kaaway ng kuhila. Matibay nga na sandata nitong berhing sakdal ganda. Nawawala ang ligalig kapag suot na nanalig, nalilito't natutulig ang demonyong naguusig. Matibay nga na sandata nitong berhing sakdal ganda. Tanda itong nagbabadya ng sampusong sumisinta. Sinta, kutsain man para-para, di tatakwil sa panata. Matibay nga na sandata nitong berhing sakdal ganda. Kasangkapan, katibayan, saksing tunay, kasapi ka. Sa ngalan ni Mariang Ina, iaalay buhay niya. Matibay nga na sandata nitong berhing sakdal ganda. Mahal naming mapangaliw, lingapin kaming may pagiliw. Nangangakong walang maliw, kalooban mo ay susundin. Matibay nga na sandata nitong berhing sakdal ganda. Nais naming makarating sa tugatog ng mithiin, kaya't sintas gagamitin upang ika'y makapiling. Matibay nga na sandata nitong berhing sakdal ganda. Nuestra Señora de la Población y Corea, ipanalangin mo kami. San Agustin, ipanalangin mo kami. Santa Monica, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Amen.